Dahil sa pira na yan, milyones, trilyones, nagkawindang-windang ang buhay ni Yexel Sebastian at Mikey Agustin kung bakit sila ngayon hinahabol ng batas at mayroon pong nakakakilabot na binulgar nila kung sino talaga ang leader ng investment scam na yan. So, papanoorin po natin ang video ito. So, without further ado, let's begin. Grabe talaga tayo. Hi, grabe. Iki. Grabe. Heart-heart na lang. Pupuntahan natin yan. Uy. Email address ko na lang. Nakasita pa nila ang PDF. Ito mismo ang kwarto ni Hector Pantolana sa City of Dreams. Karamihan sa atin hindi nakakakita ng ganyan kadaming pera, kaya pag meron opportunity, magse-selfie ka kahit hindi naman sa'yo ang pera. Ito naman ang Frabel Building sa Alabang, kung saan andoon ang opisina ni Boss HP, Hector Pantolana. Dito rin pumunta ang mga investors, bukod sa mga investors na nagtiwala sa amin ni Mikey, yan po talaga ang tanggapan nila ng investors or kapitalista, ang term na gamit nila. Buo na po itong opisina at organization nila Boss HP, bago pa po kami pumasok ni Mikey as investors din noon una. Loan of agreement din po ang contract namin sa HP. Naka-under kami ni Mikey sa dati kong choreographer and manager, sa pagsasayaw sa television bilang dancer ng Kids at Work sa Jimmy 7 at ABS-CBN. John Del Rosario, siya ang nagpakilala sa akin kay Boss HP, aka Hector Pantolana sa Okada noong 2019 pa bago magpandemya, pero hindi kami nag-invest that time kasi takot din kami ni Mikey. 2021 kami nag-decide mag-invest, nung nakita na namin ang malaking pagbabago sa buhay nila dahil karamihan sa kanila ay friend ko sa Facebook. Mula sa pagiging investor, sinabi nila sa amin na mas maganda kung i-share sa iba ang business opportunity na ito. Kasama sa nag-invest sa akin ang mama ko, papa ko, buo kong pamilya at buong pamilya ni Mikey kasama ang ibang mga kaibigan at mga kamag-anak. Unahin daw ang aming pamilya at mga kaibigan na malalapit sa amin, para mabilis kumita at makatulong sa mga tao, at the same time, sa negosyo sa casino junket. Tinuruan nila kami ni Mikey kung paano tumatakbo ang business sa casino, regarding sa mga rolling commission, at paano tumutubo ang pera ng investor sa casino. Kaya yun din ang mga sinasabi namin sa bawat investors, mula dito sa Pinas, hanggang sa video call sa mga OFW, na hindi ito toy museum, at maliwanag po yan sa lahat. Doon ko ipapaliwanag sa office na ito po ang opisina ni Boss HP. HP Horizon Players Club. Hindi po akin ito, at ang ipepresent ko po na negosyo sa inyo ay regarding sa casino junket. Hindi po Yexel's Toy Museum, maliwanag po yan, dahil maraming tao ang nakakasaksi sa opisina. Yan din ang pinepresent ng iba na may kasama ding mga investors. Parang networking. At bawal kong gawin ang mag-offer ng iba dahil lahat po yan ay recorded sa CCTV. Kampante ang puso namin dahil ang office ay parang networking company sa dami ng tao na labas-pasok kada araw. After ko mag-explain, babasahin ng mga tao ang contract, at kung saan andoon ang pangalan ni Boss HP at ID. Wala po ang pangalan ko doon at ni Mikey, maliban sa nag-request na pumirma kami as witness dahil sigurista din ang ibang kapitalista or investors. At kapag decided na sila, after ng explanation ko at pagtapos nilang basahin ng kontrata, kasama namin sila sa kabilang room para magbigay ng pera doon. Ang mga tumatanggap ng pera ay matatagal na sa group ni Boss HP, ang iba naman ay mga kapatid ng kanyang nobya. Meron silang head manager na tagatanggap ng pera ng mga kapitalista o investors. Ito ang kwarto kung saan nagre-remit ng pera ang mga kapitalista. Kaya malinaw na hindi po kami ni Mikey ang tumatanggap ng pera, at wala po sa amin ang pera ng mga tao. At kapag madami ang pera sa office, dun kami nagpapa-picture o selfie as remembrance, dahil hindi naman common sa amin na makakita ng sobrang daming pera. Ganyan din ang ibang tao sa office. Ang iba naman ay photo sa room nila Boss HP sa City of Dreams.
Kapag sa City of Dreams magre-remit ng pera, lalilikom doon lahat ng pera. Kaya kung makikita nyo ay sobrang dami sa mga larawan. Balikan nyo po ang mga photos ng pera at i-check ang background kung saan ang mga ito. Dahil alam ko ang iba dyan ay alam nyo ang itsura ng mga kwarto at carpet sa City of Dreams o Okada Room at Marble Tiles. Paki-check at balikan nyo po uli. Yung about naman sa mga taong almost 400 plus na naka-under sa amin ni Mikey na magkakaibang araw sumali. Meron po na araw na ako ang pumirma sa kontrata nila dahil requested ito ng mga tao na ako daw ang kilala nila at hindi si HT. Ako naman natiwala sa negosyo, pumayag ako. Pero ilan lang na mga kontrata, baka kawala pang 5 kontrata ang napirmahan ko at ganun din si Mikey. Kaya almost 99% ang kontrata nila ay under sa pangalan ng borrower na si Hector Pantolana. At alam po yun ng bawat taong kausap namin. Dahil ang ibang tao din na under sa amin ni Mikey ay nabigyan din sa opisina ng chicken ni Boss HP na siya naman ay i-withdraw nila after 1 year. Yan po ay sobrang liwanag dahil lahat naman po sila ay marunong magbasa at alam naman natin na lahat ng tao pagdating sa kontrata ay napakaingat. Nakasaad doon na meron silang makukuha na monthly interest. Bukod sa babalik na pera nila after 1 year, ito ang oras na magmamature na ang kontrata nila. Yun iba naman po ay sa bahay na namin tinanggap dahil sa tiwala namin sa negosyo at para hindi na din kami naka-coat and pants o pormang disente. Kasi bawal sa opisina ang hindi ka naka-coat. Ang ibang tao po na under sa amin ni Mikey ay cheque ang dala, ang iba naman ay cash. Ang iba naman ay nakapunta na sa opisina, kaya welcome na din sila sa bahay namin. At dahil naka almost 1 year naman na sila na nakakatanggap ng monthly interest, kaya ganun pa man ay kampante na kami sa bawat isa. Abangan ang aking next post, ito naman ay about sa mga pera ng mga tao na dineposit namin monthly sa mga bangko ng mga kapitalista o investors. Karamihan sa kanila ay nakabalik na ang kalahati ng pera nila at yung iba naman ay nakakuha ng ayon sa kontrata na 1 year. Kumbaga, malinis nila na ilabas ang puhunan at mga interest na ayon sa kontrata. Pero syempre yung mga yon ay hindi na nagreklamo sa NBI at Tulfo. Dahil panalo naman na sila at sumang-ayon sa naging resulta. Meron din po kaming mga records niyan na ipopost ko din sa mga susunod na panahon. So, ayun nga mga kuwis, mga gangas. So, mayroon po silang tinutukoy na leader ng networking kung sino po talaga ang dapat habulin. At huwag ka mga kuwis, mga gangas, dahil sa next video natin ay mayroon po silang banat labang kay Idol Rafi Tulpo, mga kuwis, mga gangas. No? At dahil umabot ka sa dulo ng ating video, may karapatan ka pong mag-like, shares, and subscribe.